Ano nga bang mas maganda? Automatic or manual transmission? Aalamin natin yan in this episode of Fix It Dennis. Automatic transmission nga ba ang pinakamagandang technology na nilikha ng mga car engineers? O ang manual transmission ba ang tunay at totoong paraan ng pagmamaneho? Sa totoo lang, ang bawat tao ay may kanya-kanyang preference. At wala naman talaga makapagpapatunay na ang automatic transmission ay mas maganda kaysa sa manual transmission o ang manual transmission ay mas maganda kaysa sa automatic transmission. Dahil bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang advantages and disadvantages. May iba't ibang opinion ang bawat driver sa usaping ito. At ito ang masasabi ko. Pag-usapan muna natin ang mga pros and cons ng manual transmission na sasakyan. Kadalasan, mas mura ang manual transmission na sasakyan kumpara sa automatic version ng parehong modelo. Mas mura din ang maintenance ng manual kumpara sa automatic dahil mas kaunti at simple ang transmission parts ng manual na bihirang masira. Mas matipid din sa gas ang manual kumpara sa automatic. Pero wait, bago magtaas ng kilay ang iba dyan, with modern technology sa panahon ngayon, nagawa na din nila ng paraan na maging matipid din sa gas ang matik. Sa manual transmission, mararamdaman mo na mas kontrolado mo ang sasakyan. Pwede kanyang bigyan ng mas malakas na power for overtaking sa pagbaba lang ng cambio or mas malakas na arangkada sa pagtimpla lamang ng clutch at gas pedals. Manual transmission gives you that feeling na ikaw ang master niya. Automatics on the other hand ay designed to select the best gear sa bawat driving situation. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagiging popular at mas marami bumibili ng matik sa panahon ngayon ay dahil mas madali itong i-drive kumpara sa manual. You simply select drive, release the brakes, and give it gas, and you're good to go. Walang clutch and gear selection along the way. Mas prefer din ng madaming drivers ang matik lalo na kapag madalas ka sa napaka-traffic na kalsada. Dahil simple itong i-drive at kaunti lamang ang kailangan mong isipin at galawin sa iyong sasakyan. Isa pa sa mga dahilan ay dahil maraming nagsasabi na mas safe daw i-drive ang matik kumpara sa manual. Dahil bihira mo nga aalisin ang iyong kanang kamay sa manibela para kumambyo. Mas madali din gamitin ang matik sa pabitin o paakyat na daan dahil hindi ka mamamatayan ng makina. Kung bigla mang mamatayan ng makina ang matik na sasakyan, malamang ito ay dahil sa mechanical failure at hindi dahil sa driver error. So ano nga bang mas magandang gamitin? Automatic transmission na sasakyan o manual na sasakyan? Panoorin mo muna as I drive both manual and automatic transmission na sasakyan. Okay, so basically sa automatic transmission na sasakyan, napakadali lamang. Tatapakan lang natin yung ating preno. Then pwede na natin ilipat yung ating gear selector sa drive. Baba natin yung ating handbrake. Kapag ating pinakawalan yung ating preno, automatically aandar na agad yung ating sasakyan. Okay, at a very low speed, 10 kilometers per hour. So at this time, pwede na natin tapakan yung ating gas kung kulang na yung speed na yan. Pero nasa subdivision lang tayo, so tamang-tama lang yung 10 kilometers per hour. So napakadali lamang pong imaneho ang automatic transmission na sasakyan, no? Kanang paa lang yung gagamitin natin. Pagka mga humps, pepreno lang tayo. Then papakawalan lang natin yung preno, makaka-go through the humps na tayo. Then maggagas lang tayo. Then magshi-shift na siya ng kusa, automatic. Pag may humps, lipatan natin yung paa natin sa preno para mag-slow down, then go over the humps. Bigay ulit ng gas. So may mga nagsasabi nga na mas safe yung automatic transmission kasi hindi nga natin inaalis yung ating kamay sa manibela, no? We don't have to shift through the gears. Once ka lang pipili ng gear, so nakadrive tayo, ayan, medyo paakit yung kalsada. So sa automatic transmission na sasakyan,
Basically walang silbi yung kaliwang paa mo, no? Walang ginagawa yung kaliwang paa mo, nandito lang siya sa resting position sa left. Yung kanang paa mo lang talaga yung busy dito sa automatic transmission na sasakyan. Pero yun nga, kaya marami nagsasabi na mas safe ang automatic transmission na sasakyan kasi basically wala kang masyadong iniisip na kailangan gawin. Unlike sa manual na maraming kayang kailangan galawin sa loob ng iyong sasakyan, no, habang nagmamaneho ka. Pero sa manual transmission na sasakyan kasi kapag nakasanayan mo na, automatic reflex mo na yung gagana, hindi mo na kailangan isipin yung mga gagalawin mo na parts. Nagiging unsafe lang yung scenario na yon para sa mga baguhan pa lamang na natututong magmaneho. Obserbahan nyo mabuti yung aking mga paa habang ako'y nagmamaneho. Simula nung umalis tayo kanina, hindi ko pa ginagalaw yung ating gear selector. Isang beses pa lamang. Yung automatic transmission na yung kusang mag-a-adjust kung ano ang nararapat na gear on your particular speed. Then kapag kapaparking ka na, hold mo lang yung brake pedal, lipat mo na sa park. Then pwede ka rin mag-handbrake and pwede mo nang bitawan yung brake. Easy peasy. Okay, so manual transmission naman tayo. So basically, kailangan natin mag-clutch. Then primera. So kailangan natin ng ano dito, no, clutch control. So may video na ako dyan sa topic na yan. Panoorin mo rin yun ka-fix it. So basically as the speed increases, kailangan nating magpalit din ng cambio to match the speed of the vehicle. So kung gusto nating pabilisin yung ating sasakyan, syempre as we increase our speed, mag-shift tayo sa mas mataas na gear. Then kapag bumabagal naman yung takbo, kailangan natin magbaba ng gear. So mas marami lang parts na kailangan isipin at kailangan galawin dito sa manual transmission na sasakyan kumpara sa automatic transmission. Pero kapag nakasanayan mo na itong i-drive, ka-fix it, magiging automatic reflex na lamang ng iyong katawan yung proseso na ito at hindi na masyadong magiging mahirap i-drive ang manual transmission para sa'yo. So, try natin kumambi ng second gear. And para sa akin, yung safety naman ng isang driver sa kanyang pagdadrive ay nakadepende talaga sa ano niya, no? Driving style niya and driving behavior. Ako kasi mas gusto ko talaga yung feeling na ako yung talaga yung nagko-control sa sasakyan and ako talaga yung nag-shift ng gears. So manual person talaga ako, kahit sa motorsiklo, manual talaga yung gamit ko, mga ka-fix it. In general, ito ay magbabase sa iyong personal preference at driving style. Kung madalas ka sa traffic at mas gusto mo ng mas komportabling pagmamaneho, malamang mas pipiliin mo ang automatic transmission na sasakyan. Pero kung kagaya mo ako na mas gusto na mas in control sa pagmamaneho, then manual transmission ang para sa'yo. Payo ko sa'yo ka-fix it, mag-test drive ka ng parehong manual and automatic transmission na sasakyan. At baka magulat ka kung ano magugustuhan mo. Alternatively, you can have the best of both worlds kasi may mga available na semi-automatic na sasakyan sa market. Ano man ang piliin mo, ka-fix it, be a responsible driver and drive safe. So thank you for watching. Please consider subscribing to my channel, Fix It Dennis. Please like, leave a comment, and share my video. Bye for now. Ciao! For this episode, shoutouts. Shoutout kay Aaron Reyes, Jason Paul C., Sally Villamater.
Paul Cruz, at kay Atay Muatkang. Shoutout din kay GKLTV. Subscribe ka na din sa channel niya. Suportahan natin ang mga local vloggers. Salamat mga ka-fixit.